ituturo ko sa inyo kung paano kulitinis at inalagaan yung mga jig ko pagkatapos ako mag-fishing. Oh my God! Wow! So, kulitinisin natin isa-isa guys. So, ito is normal water. So, binabrush ko yan guys, isa-isa. Para matanggal yung alat niya. Tapos nilalagay ko siya dyan. Isa-isa yan. Pinabrush ko yan. Ito, para hindi kalawangin. Lalagay ko siya dyan. Wow! Isa-isa lahat dyan. Para matanggal yung asin. So, ganyan lang guys. Para matanggal yung asin. Tapos lagyan natin siya dyan. Para matuyin ng konti. Wow! Lahat dyan. Kasi nagamay ko lahat dyan kanina. Para hindi siya kakalawangin. Ito yung mga nagamit ko kanina. Linisin natin isa-isa. Hindi kasi natin pwedeng ilagay dun sa lagayan kasi kapag nilinis natin magkakasabit-sabit sila. So kailangan natin silang isa-isa. Ganyan lang. Binabrush ko talaga yan guys. Kasi iniingatan ko yan. Mahalit kasi ang isang jig. Yung mga jig na to, medyo matatagal na rin. Yung kasi pag pinagsabi mo, magsabit sila. Ito guys, ay mga 40 grams to guys ha. Kasi may nagtanong sa akin kasi kung bakit yung mga jig ko kahit luma na magaganda pa rin. So, ganito guys ako mag-maintenance ng mga gamit natin sa fishing. Ito yung naputol kanina sa barracuda. Isa-isahin natin. Ngayon lang kasimple guys kung paano ako maglinis ng mga jig ko. Pinabrush ko yung sa may hook, triple hook, kasi hindi maiwan yung alat. Ganito ako mag-maintenance ng mga gamit guys. Para manatili pa rin maganda yung mga gamit natin.
katulad nito guys, is Duo Spearhead 95S. Pag sinabi 95S, so yung is niya sinking, so 95 is model niya. Duo to Spearhead Ryuki. Ayun guys, pag natapos natin yan, meron pa tayo isang gagawin. So pagkatapos natin narinis yan, pupunasan pa natin yan guys. So gagamit ako ng tissue. Punasan ko yan isa-isa pa. Ganda pa rin guys. So pagkarinis niyan guys, sabit natin siya dito sa tara, nandyan sila guys yung mga tapos na. So sabit natin siya dito sa taas. Ayan guys, ayan siya lalagay. Ganoon lang guys. So ayan sila. Pupunasan natin siya. So sabit natin ulit sa taas. Dati guys ginagamit ko hanger, yung hanger ng damit hinahanger ko, pero ngayon meron na kasi akong nilo mahigaan. So, hindi ko tinapon kasi magagamit ko siya. Walang lang kasimple guys. Kasi hindi naman kasi yan kwan eh, mamurahin. Medyo may kamahalan ng kaunti kaya ingatan natin. Kahit minsan sumasabit, hindi talaga natin maiwasan kasi sama talaga sa fishing yan na sasabit ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung nasa ilalim ng dagat na pwede mong ma-encounter. Expected mo na yun. Kaya kung siniswerte ka sumabit ay kung hindi mo kayang tanggalin at maganda ang topic niya sa ilalim ay hindi mo na siya makukuha. Kung may pera ka, bili ka ulit, pero pag wala di magtyaga ka na ulit mo na sa luma kung walang peldo. O kaya pag-ipunan mo yung mga gamit mo. Kasi ganun ako guys. Pinag-iipunan ko yan. Hindi ko kaagad binibili. So yan kasi ang libangan ko dito guys. So kailangan nating alagaan. Ganun lang. Yan sa matapos. Para totally talaga mawala yung kanya ang alat. So, sa mga fishing lover, so ito lang ko yung kwan, yung technique ko kung bakit namimaintain ko yung ganda ng mga laruan ko. So guys, napakatagal na nito yung lure na to. Ito ay Spearhead din na Ryuki ETS. So ito yung maraming nahuling spotted trevally nung nag-offshore kami. Ingat lang kayo guys kapag naglinis kayo ng ganito kasi yung mga blunt triple hook is matatalim talaga yan. Guys, epektibo tong ko na yung lagyan ko ng bling bling kasi pag ito hinihila mo, umiikot yan na parang propeller. So maingay siya, hahabolin talaga yan.
Ito guys, kanina hindi ko lang na-close up sa video, pero ito maraming nahuling barakuda to, nakatakto kanina. Hinahabol lang siya, ginagawa ko siya dito. Ito. Ito ay litma katana na 50 grams. So, ganyan lang ako guys. Maglinis ng mga gamit ko. Ganyan lang kasimple. Abangan nyo yung mga video ko guys ha. Sana suportahan nyo. Topicin nyo paminsan-minsan. Shoutout nga pala guys sa mga vlogger ng Anda. Anda vlogger, shoutout po sa inyong lahat yan. Kumusta kami nagtan sa Anda? Kapakumunkit, mayadi na ito si Byros. Hanggat mo makaagawid ako na. Hanggat mo makikita mo dyan namin sa Anda. Mga taga Anda, kumusta ka mo? Sana mabuti ka mga amin dyan. So, tapos na guys. So, yun yung mga ginamit ko kanina guys. Yan po sila lahat kanina. So, yung nakahuli ng barracuda dyan is ito. Ito nakahuli ng barracuda. Ito. Kasi may tama pa siya. Dalawa. Kasi tatlo lang yung nahuli ko kanina guys. O to yata, dalawa dito tapos isa dito. So, yan yung mga ginamit ko kanina lahat guys. So sana may natutunan kayo guys sa konting kaalaman at saka tutorial na i-share ko sa inyo kung paano i-maintain at paano linisin yung mga jig at saka lure natin sa mga katulad ko na mga anglers. So yun lamang po guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi. Hanggang sa susunod ko ng vlog. Suportahan nyo sana. Salamat!